Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo ako matuto kasama si... Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, EPP ICT Grade 4, Quarter 1, Aralin 7. Ang ating aralin ay tungkol sa Spreadsheet Software Basic Formula. Narito ang mga kasanayan at layunin para sa ating aralin. Ang mga mag-aaral ay nakagagawa ng spreadsheet document. Una, nagagamit ang iba't ibang commands at iba pang bahagi ng Excel user interface. Ikalawa, nakakapag-enter, edit, format, delete, at manipulate ng data at worksheet. Ikatlo, nagagamit ang borders sa worksheet. At ikaapat, nakapag-add, subtract, multiply, at divide sa pamamagitan ng Excel formula. Narito naman ang mga nilalaman ng ating aralin. Una, spreadsheet software. Microsoft Excel User Interface, Microsoft Excel Borders, at Basic Formula o MDAS. Basic Formula. Ang paggamit ng basic formulas sa spreadsheet software ay mahalaga upang mas madaling mag-compute ng data. Excel formula ay nagsisimula sa equal sign. Maaaring gumawa ng Excel formula upang maisagawa ang addition, subtraction, multiplication, at division. Gamitin ang plus sign sa pag-add, minus sign sa pag-subtract, asterisk sign sa pag-multiply, at slash sign sa pag-divide. Gamit ang mga arithmetic operations nito, mas mabilis nating makukuha ang mga resulta na kailangan natin. Una, paggawa ng formula, addition. Ang mga sumusunod na hakbang. Number 1, i-type ang data na nakikita sa figure sa kaliwa. Number 2, sa B8, i-type ang equal sign. Number 3, i-click o kaya i-type ang B3. Pagkatapos ay i-type ang plus sign. Number 4, i-click o kaya i-type ang B4 plus B5 plus B6 plus B7. Number 5, pagkatapos i-press ang Enter key sa keyboard upang lumabas ang sagot. Number 6, ilagay ang active cell kung saan ginawa ang formula at kung saan nakadisplay ang sagot. Number 7, pansinin ang formula bar. Makikita dito ang formula na ginamit sa pagkuha sa sum ng 5 numero. Ikalawa, paggawa ng formula subtraction.
lamang muli ang mga sumusunod na hakbang. Number 1, piliin ang cell kung saan ilalagay ang formula. Number 2, i-type ang equal sign. Number 3, i-click ang cell kung nasaan ang unang numero o kaya'y maaari ding i-type ang cell reference nito. Pagkatapos ay i-type ang minus sign. Number 4, i-click ang cell kung nasaan ang pangalawang numero o kaya'y i-type ang cell reference nito. Number 5, pagkatapos, i-press ang Enter key sa keyboard upang lumabas ang sagot. Number 6, ilagay ang active cell kung saan ginawa ang formula at kung saan naka-display ang sagot. Number 7, pansinin ang formula bar. Makikita dito ang formula na ginamit sa pagkuha sa difference ng dalawang numero. Ang ikatlo naman ay ang paggawa ng formula, multiplication. Lamang muli ang mga sumusunod na gawain. Number 1, piliin ang cell C3 at i-type ang equal sign. Number 2, i-click o i-type ang B3, pagkatapos ay i-type ang asterisk sign. Type ang number 2 kasunod ng asterisk sign. Ang pahiwatig nito ay i-multiply ang napiling numero ng dalawang beses. Number 4, pagkatapos, i-press ang Enter key sa keyboard upang lumabas ang sagot. Number 5, ilagay ang active cell kung saan ginawa ang formula at kung saan naka-display ang sagot. Number 6, pansinin ang formula bar. Makikita dito ang formula na ginamit sa pagkuha ng product ng dalawang numero. Ika-apat ay ang paggawa ng formula, division. Sundin lamang muli ang mga sumusunod na gawain. Number 1, ilagay ang active cell sa C3. Number 2, i-type ang equal sign. O i-type ang B3 at i-type ang slash sign. Number 4, i-type ang number 5 kasunod ng slash sign. Ang pahiwatig nito ay i-divide ang napiling numero ng 5 beses. Pagkatapos, i-press ang Enter key sa keyboard upang lumabas ang sagot. Number 6,
ilagay ang active cell kung saan ginawa ang formula at kung saan nakadisplay ang sagot. Number 7, pansinin ang formula bar. Makikita dito ang formula na ginamit sa pagkuha ng quotient ng dalawang numero. Ang ikalima naman ay ang paggawa ng formula para sa mga numerong galing sa iba't ibang worksheet. Maaari din gumawa ng formula kahit magkakaiba ang sheet na kinaroroonan ng mga numerong i-add, subtract, multiply at divide. Lamang ang mga sumusunod. Number 1, piliin ang cell C7 at i-type ang equal sign. Number 2, i-click ang sheet tab kung nasaan ang unang numero, pagkatapos ay i-type ang plus sign. Ang isa pang sheet tab kung nasaan ang pangalawang numero. I-click ang numero at i-type ulit ang plus sign. Number 4, ulitin ang step 3 para sa iba pang sheets upang makopya ang kailangang numero. Number 5, pagkatapos, i-press ang Enter key sa keyboard upang i-display ang sagot. Number 6, i-click ang cell kung saan nakalagay ang sagot. Number 7, pansinin ang formula bar. Makikita dito ang formula na ginamit sa pagkuha ng sum ng mga numerong galing sa magkakaibang worksheet. Number 8, gawin ang ikauna hanggang ika-anim na hakbang sa pagkuha ng difference, product at quotient. Na tayo sa paggawa ng formula na pinagsama-sama ang mga arithmetic operations. Ang apat na arithmetic operations ay maaari ding pagsama-samahin sa iisang formula. Para sa halimbawa nito, tingnan ang mga sumusunod. Lala sa figure na ito, ang formula bar ay naglalaman ng formula na may pinagsamang operations gaya ng addition at subtraction. Makikita din sa figure na ito na nagsama ang multiplication at division sa formula. Maaari din pagsama-samahin ang apat na operations, addition, subtraction, multiplication, at division, sa iisang Excel formula. Kinakailangan lamang lagyan ng parenthesis gaya ng halimbawa na makikita sa figure sa kaliwa. Paglalapat at pag-uugnay. Ang papel ng pagkatuto. Ang pamagat, may allowance paggamit ng formula. Gawain bilang 3,
paggawa ng mga formula sa Excel. Ang layunin, una, makakagawa ng formula upang makuha ang sum, difference, product, at quotient. Ikalawa, makakapagdagdag at makapagpapalit ng pangalan ng worksheet. Narito naman ang mga kagamitang kailangan, computer at spreadsheet software. Panuto, gawin ang mga sumusunod na hakbang upang makakagawa ng formula at makapagdagdag at makapagpapalit ng pangalan ng worksheet. Number 1, buksan ang My Allowance pangalan mo, workbook na nakasave sa computer. Number 2, sa cell C2, i-type ang expenses. Number 3, maglagay ng numero para sa expenses mula Monday hanggang Sunday. Number 4, ilagay ang active cell sa D2 at i-type ang amount left dito. Number 5, ilagay ang active cell sa D3. Gumawa ng formula upang makuha ang difference ng allowance at expenses. At number 6, kapag nakuha na ang difference, ilagay ang active cell sa cell kung nasaan ang sagot. Makikita ito sa D3. Number 7, i-click ang fill handle ng active cell upang kopyahin ang formula na ginawa. Number 8, i-drag ang mouse pababa mula D3 hanggang D9. Number 9, otomatikong lumabas ang sagot mula sa Tuesday hanggang Sunday. Number 10, i-save ang mga pagbabagong ginawa sa workbook. Number 11, ilagay ang active cell sa A10 at i-type ang total. Number 12, ilagay ang active cell sa B10, i-type ang equal sign dito at saka i-click ang B3. Number 13, i-type ang plus sign at i-click ang B4. Number 14, ulitin ang hakbang na ito hanggang sa maabot ang B9. Number 15, i-press ang enter key upang lumabas ang sagot sa total allowance. Number 16, ulitin ang hakbang mula numero 14 hanggang 17 upang makuha ang sagot sa total expenses o C10 at total amount left sa D10. Number 17, ilagay ang active cell sa E2 at i-type ang reward. Number 18, ilagay ang active cell sa E3 at gumawa ng formula upang i-compute ang reward. Upang makuha ang amount ng reward, i-multiply ng 2 ang value ng amount left. Halimbawa, D3 times 2. Ipagpalagay na ang pag-multiply ng 2 sa amount left ay mabibigyan ka ng reward na doble sa natira mong allowance. Number 19, ilagay ang active cell sa E10 at gumawa ng formula upang makuha ang total rewards. Number 20, maglagay ng all borders sa mga parte ng worksheet na may naidagdag. Number 21, gawing kaaya-aya ang worksheet sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang formatting tulad ng font, alignment, number at iba pa. Number 22, magdagdag ng bagong 3 sheets. By default, ang pangalan ng mga ito ay sheet 2, 3, at 4. Number 23, gumawa ng parehong data sa sheet 2, sheet 3, at sheet 4 upang maipakita ang mga allowances at expenses sa mga sumusunod na week.
Gamitin ang copy command upang kopyahin ang content ng week 1 sa mga naidagdag na sheets. Number 24, maaaring baguhin ang mga amount ng allowances at expenses upang hindi pare-pareho ang nakalagay na data sa bawat sheet. Number 25, palitan ang pangalan ng Sheet 2 sa Week 2, Sheet 3 sa Week 3, at ang iba pa. 26, isave ang pagbabagong ginawa sa workbook. Narito ang sample output. Para naman sa ating pabaong pagkatuto, Number 1, ano-ano ang mga natutunan sa paggamit ng Excel? Maaaring sagot, sa paggamit ng Excel, natutunan mo kung paano mag-input ng data, mag-format ng mga cell para maging maganda at madaling basahin, at gamitin ang mga formula para sa mga kalkulasyon. Malalaman mo rin kung paano ayusin at i-filter ang data. Gumawa ng charts para sa mas madaling pagtingin at i-link ang iba't ibang bahagi ng worksheet para sa mas mabilis na pag-update. Number 2, ano-ano ang mga dapat isaalang-alang sa paggawa ng Excel workbook para mapaganda ito gamit ang mga iba't ibang pamamaraan? Maaaring sagot, para mapaganda ang Excel workbook, kailangan mong tiyakin na maayos ang pag-format ng mga cell, gumamit ng tamang kulay at borders, at ayusin ang data sa tamang paraan. Mahalaga rin na gumamit ng mga formula para hindi mo na kailangan pang magbilang ng mano-mano, at gumawa ng charts para sa madaling makita o para mas madaling makita ang impormasyon. Bakit nga ba ito mahalaga? Maaaring sagot, mahalaga ito dahil tumutulong ang Excel sa pagpapadali ng trabaho sa pamamagitan ng maayos na pag-organisa ng impormasyon. Kapag maganda ang pagkaka-format at tama ang pagkakagamit ng mga tools, mas madali mong mauunawaan ang data. Mas mabilis makakagawa ng desisyon at maiiwasan ang mga pagkakamali. Pagninilay sa pagkatuto. Ang pagkakaroon ng kaalaman sa spreadsheet ay makakatulong sa pag-organisa, pagsusuri at pagpapakita ng impormasyon ng maayos at epektibo. Kailangang malaman ang mga tamang pamamaraan gamit ang mga formula, formatting, charts, at data management techniques upang mapakinabangan ang buong potensyal ng spreadsheet. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!